Suayan, Dapadot Ayong Magpalakash Dito, Dahil Majijing Plitwern, Orbaka Magkaka Neftido Dito. Ato o tama ang iyong narinig kapatid at ito siya na sa Twitter. So ayun na nga at abang-abang lang tayo sa mga mangyayari, so ipapasok daw siya sa Web3 simula sa mga bandang July daw. Kaya nga ngayon pa lang ay ibinabango na namin itong account namin na napabayaan na namin. So ayan, at may expedition na din kami sa wakas, so nagsisimula ng gumanda ang gameplay namin. May bago na kaming dungeon after ng higit sa isang buwan na paglalaro. Pero bago nating tignan yung mga bagong dungeons na aming nalaro, so tignan muna natin kung ano ba ang kasalukuyang pinagkakakitaan ng ilan sa ating mga kababayan dito. Aba ayan, at may binibenta at 500 pesos na lang daw ito na Ariel yung server. Ito naman 300k ang power, ay nako, nasa 100 pesos lang yan kapatid. Ito 2,000 daw sa Ariel. Ganun pa man, hindi pa din mawawala yung mga loyal sa laro at gusto pa ding magpatuloy hanggang huli, lalo na at magiging play to earn ito sa July. So tama lang yan at ipagpatuloy mo yung pagpapalakas mo kapatid. Oh wow! So napagkakakitaan din pala nila itong Rolid. So itong Rolid ay nasa exchange po siya, isa siya sa mga currencies dito para makabili ka din ng mga items. Pero hindi po namin masyadong gamay itong Rolid, so hindi na lang po ako masyado mag-say salita about dito sa Rolid. Pero itong sa amin kasi mga nasa 4,000 lang yung Rolid namin. Putang ina. 4K lang ay nako po, ano ba yan mami? At ayan, may bumibili ng account sa halagang 500 GCash. So pwede na din, pero hindi na siya play to earn kung hindi play to sell na. Pero syempre para lang ito sa mga hindi pa gumigastos tapos nagbenta lang ng account. Labas na dito yung mga gumastos nung una, pagkatapos nagsawa na umay then benta account na lang. Itong binibentang Rally, di ko na yan pinapansin or pinapakialaman, pero goods kung may kikitain pala dito. Grabe ang daming Rally nitong nagbebenta sa Facebook, tapos siya dong maraming pinapagawa dito sa Summoner's War, kaya kahit kaming dalawa na ni Mommy ay hindi kami makaaba-abante dito sa mga quest or laro nito dahil sa sobrang busy pa namin at nasa 250k pa lang ang powerpoints namin. 260 na dogs. So higit isang buwang paglalaro na, pero hindi araw-araw at nasa 10 minutes to isang oras lang kami per day kung makapag-online man. So ayan, bago lang pabili daw account 600 pesos sa GC para sa mag-quit daw. Ito naman tuwang-tuwa kasi naka 5 star daw siya. Ay nako, mahirap yata makakuha niyan kasi light element pa siya. So ayan, at nako aya, congrats idol. Sana all. Ay grabe ito, gusto ko pa naman ituloy ang profession ko tapos ganito pala kahirap yun. Nako, ewan ko lang, baka magdalawang isip na ako kung itutuloy ko pa yun. Astig, tapos na ni kuya lahat, wow. Tapos ito naman po ay naghahanap ng guild at 300k pa ang power sa Ariel server. Ito naman naghahanap ng guild member kaso sa isang server nga lang. At ayan. At may ilang mga kababayan tayong hindi makapaglaro sa kanilang mga laptop or PC. At sa kasalukuyan about sa play to earn nito, ang alam pa lang namin sa ngayon ay sa XPLA siya ipapasok na blockchain gaming platform at magiging isa daw ito sa magiging pinakamalupit sa larangan ng Web3 gaming. Di pa natin alam kung magkaka-NFT ba siya or kung token ba siya or kung anumang hayop yan. Pero sa kasalukuyan ay dito pa lang tayo sa exchange center pwede mang abuso sa pagbebenta ng Rolid kasi dito lang sa exchange center yung paraan natin para makapag-trade sa ibang players into GCash. At ewan ko ba kung paano nila ginagawa yun, parang blind trading ata tawag doon. Yung parang ginagawa din yata noon sa auction sa World of Dragon Nest at Dragon Nest Mobile para makapag-trade kasi walang trade doon ng player to player kundi sa auction lang. At tapos yung ibang way pa para kumita ay yung kanina na pagbebenta ng mga account na pinagsawaan na. Pero syempre alam naman natin na ipinagbabawal ang mga ito at halos karamihan naman ng mga MMORPG ay hindi gusto yung mga ganitong gawain. Yes. So okay pa naman yung pakiramdam namin dito sa game, hindi pa kami natutuksong mag-quit dahil sa hindi naman pangit ang graphics niya, anime style pa nga, tapos 3D na MMORPG naman siya, at madami pa kaming mga dungeons na hindi nasusubukan, at saka medyo madami-dami pa naman yung mga naglalarong mga players dito kahit lumipas na ang isang buwan at nailang paso na yung mga intro boys. At dahil din sa incoming na play to earn na features nito sa July, at kaya hindi pa kami masyadong tinatabla ng tukso na lumayas dito.
pero syempre sideline lang natin ito at tuloy-tuloy ang pagpasok natin sa iba't ibang mga MMORPG games, mga luma or bago at iba pang uri ng mga mobile games para magawa natin yan ng mga videos at syempre pinakahigit sa lahat ay yung mga run online servers. So ayun na nga mga Lodi at gameplay na lang ulit nang makita ninyo ang mga magagandang dungeons dito. So ayan at madaming salamat po ulit sa pagbisita sa channel. Salamat po.